Matinding balita sa kasalukuyang administrasyon ay tila problema lamang umano ang idinulot nito sa bansang Pilipinas, kung saan ay kaliwat-kanan na nga ang mga katiwalian at kabalbalan na ginagawa ng mga pulpolitiko sa gobyerno, lalo pang't pinangungunahan raw ito ni President Bongbong Marcos at ang First Lady na si Liza Marcos. Sa ating video na mapapanood ay makikita ang paghahamon ni Kapitan Dado kay Vice President Sara Duterte, kung saan ay dapat na raw umano itong magsalita at lumaban na para sa mamamayang Pilipino. Mababasa nga rin sa mga komento ng taong bayan ang kanilang panghihikayat sa Vice Presidente na umaksyon na at magsalita na laban kay BBM. Samantala, ayon naman sa isa pang komento ng netizen, ay hindi nga raw malaman kung saan ba talaga pumapanig ang Vice President na si Sara Duterte dahil pinoprotektahan nito ang kanyang pamilya at tila ayaw na ngang magsimula pa ng gulo sa pagitan ng Marcoses at mga Duterte. Kaya't yan nga ang gumayan natin sa buong video, ngunit bago nga natin ipagpatuloy ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kakalimutang i-click ang like at subscribe button, pati na nga rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest at nagbabagang balita sa ating bansa. Para nga sa iba pang mga detalye, tapusin at panoorin ang buong video. Let's draw the line. Today, starting today, is my speak up day, and every day I will speak up and say what I want to say. Regardless kung ano yung sasabihin ninyo, wala akong pakialam. Ang sa akin, ngayon, simulan ko, BP Sara, magsalita ka na. You're the Vice President, you're the next in line. Sabihin mo kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo. Sabihin mo kung gago yung si BBM. At sabihin mo, we have enough, tama na. And you speak out, tama na. At kung hindi kayo tatayo at kung hindi kayo magsasalita, ang mga masasama na tao ang siyang magdadala, ang siyang uupo para gaguhin tayo. Yan ang nangyayari sa atin. And it has to stop. Masabihin iba, salita ka lang na salita. Gago! Pagka umikot yung mundo, ikapiman namin ang langit. Tutugisin namin kayo, mga hayop kayo. Nako, tutugisin kayo. Nako. Ayan po, mga kaibigan, nagalit na po si Kapitan Dado. April na po. Draw the line. Okay? Let's draw the line. Today, starting today, is my speak up day, and every day I will speak up and say what I want to say. Regardless kung ano yung sasabihin ninyo, wala akong pakialam. Ang sa akin, ngayon, simulan ko, BP Sara, magsalita ka na. You're the Vice President, you're the next in line. Sabihin mo kung okay si BBM, sabihin mo. Sabihin mo kung buhayin yung unit team, sabihin mo. Sabihin mo kung gago yung si BBM. At sabihin mo, because people are dying to hear, wanting to hear a leader. Pinagdadasalan nila na si BBM pansinin ng Pilipino, hindi pinansin. O ano ngayon, nanganapin ng tao, leader. Kaya ang daming mga nagsasalita na kapaligid sa'yo na iba attempting maging leader. Yung ba, ayaw maging leader, pero nagsasalita rin. Ang kailangan ng taong bayan ay yung leader. But next in line, yung BP should be the leader. Kaya BP Sara, magsalita ka na. Huwag niyo isipin yun, June 30. Huwag niyo na isipin yung 10 years. Huwag niyo na isipin yun. Problema ng taong bayan yun. You stand up, you speak up. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo. Straight from your mind, straight from your heart. BP, Sara, kasi ang nangyayari ngayon, naghihintayan lahat. No, naghihintayan lahat. Salita-salita, vlogger, magbibigay na kanilang comment maya-maya, buta. O kaya, biglang magbabarahan. Mga vlogger, disunited. Magsasalita ang isang pro-Duterte. O tapos nun, asa-asa tayo. Biglang wala pa rin. Magsasalita mismo si FPRRD. Na, ayan na, no, lusob na, biglang dampener, biglang, ha? Biglang, ang tapang-tapang nun sa Davao, biglang,
sa Cebu, tahimik yung hindi ganun kaano. E tapos, all the bloggers will justify yung actions. And sa akin, I am speaking, no? May mali eh. People of the Philippines, may mali. Kaya nga sa akin, ang ano ko, yung ang stand ko ngayon, Armed Forces tsaka PNP, Game of the Generals, flag, People of the Philippines. You stand up and speak out na kung ano yung gusto nyong sabihin. Sabihin nyo para maintindihan ang lahat ng tao, para maintindihan ang lahat ng buong Pilipinas, buong mundo, ano yung gusto nyo. Gusto nyo ng gera? Sabihin nyo, gusto nyo ng gera. Gusto nyo na si BBM, tama yung ginagawa ni BBM. Kumampi sa Amerika, tama yan. Tama yan, may US bases dyan, protektado tayo. Sabihin nyo, you speak out kung ano yung gusto ninyo. Kung kayo ay gano'n ang paniniwala, at kung hindi gano'n ang paniniwala ninyo, sabihin ninyo, mali yung ginawa mo, BBM. Kami, ayaw namin ng gera. And I am saying that, ayaw ko ng gera. Ina mo, ayaw ko ng gera. Isasabak mong Pilipinas sa gera, handa ba tayo? Hindi naman tayo handa. AFP, handa ba tayo? Hindi nga organized yung ating mga reservists. Wala nga equipment. Yung procurement nyo nga, kulang pa yung pera. Nagbabay, nagdasal pa kayong ganyan, pingi pera, pang real talk, Armed Forces, tsaka PNP, hindi tayo handa para sa isang gera. Takot na tayong romispande doon sa West Philippine Sea na yan, hindi nga ilang maneuvering ang ginawa ng China, panig-diplomatic protest tayo, biglang tatapang kayo? For what? You face reality. AFP and PNP, galit ako. You face reality. Huwag kayong basta-basta sasabak sa gera because stupido. Yung tapang-tapangan na blues na yan, kalokohan yan. Magtapang-tapangan kayo pagka nakita ninyong handa tayo. Hindi pa nga handa ang Pilipino, iba nga ayaw ng gera. Ako, nalaban ako kung gusto ko. Nalaban ako pagka kinakailangan. Pero ngayon, nakikita ko, kagaguhan niyang ano na yan. We declare neutrality. Yun ang mahalaga sa akin. Yan ang para sa akin. Ngayon, kung gusto niyo ng gera, sige! Sulong kayo sa gera. Sumulong kayo. Ang sama ng ano natin. AFP-PNP, taong bayan. Ang tatlo kong pyesa, ano. Masyado tayo sinubo ng mga politiko. Mga politiko, masyado tayo sinubo. Simula nung EDSA 1 na yan, panahon pa nga ni Marcos at saka yung mga predecessor niya. Mula panahon ni Aguinaldo, for that matter, in all that 100 plus years, sinubo tayo ng mga politiko natin sa alanganin. Enough na hanggang ngayon makita mo ang Pilipino, dumadaing pa rin, naghihirap pa rin, walang ano. Yung baha problema, ayan na naman ang tagulan. Problema na naman yung baha na yan. Dadating yung drought, problema yung tubig. Titipirin yung tubig kasi hindi kaya ng mga dam natin. Every year, gano'n, nakakabuisit na. Tapos yung bigas na yan, problema ng mga taong bayan. Yung mga OFW na kailangan mag-abroad sila para lang himuri nila yung puwit ng mga foreigner para yung mga pamilya nito mabuhay nila and then uuwihan pa nila, biktima pa ng droga o krimen o biktima ng failed families. Anong klase tayong Pilipino tayo? Because yung mga politiko natin succeeded and still succeeds in doing what they want, magpayaman. Propel themselves in power. And kayo taong bayan, AFP-PNP, anong ginagawa natin? We allow them. Gusto natin na mag-change of leadership and then we allow them again. Mag-time out substitution lang. Sa akin, enough. Tapusin na natin to. Kung kailangan magsakripisyo tayong lahat. Pero enough. Tama na, itigil natin ito. Baguhin natin ang Pilipinas. Kaya you say what you want to say sa Facebook account ninyo, sa YouTube, sa Reels ninyo. Real talk kayo. Posting ninyo araw-araw hanggang sa madinig kayo. I-post ninyo hanggang sa mabasa kayo. Oh, ng mga kaibigan mo, ano ka na? Masyado ko nang palaban ha. Masyado ko nang marami sinasabi. Sabihin nyo, sagutin nyo, kasi I care so much for my country. There's an April 9 approaching, araw na kagitingan. Pakita ninyo lahat mula ngayon hanggang araw na kagitingan na kayo'y seryoso na gusto nyo ilabas yung pagka magigiting ninyong Pilipino. Hindi yung ang daming nagsasalita na kakantingin pa yung mga pro-China kayo, mga putaragis kayo.
Ay, naku, pagka ko nagkaroon ng pagkakataon, tugisin ko kayo. Tutugisin ko kayo mga angyayabang ninyo magsalita na sisiraan nyo pa yung mga ibang tao na parang mga pro-China kasi kayo. Pro-Pilipino kami. Ako, pro-Pilipino kami. Nakikita ko, ha? Nakaamoy na ako ng bala. Nakasabak na ako. Even yung mga generals, yung mga yan, yung mga... Ayaw nila na yung meron silang mga apo tapos bigla tayong mga evacuate. Saan kayo pupunta? Ang gagaling ninyo tapos nun pupunta kayo Mindanao. Sa mga Tagaluson pupunta sa Mindanao para lang makatakas kayo sa onslaught ng ano, ng gera. Ang gagaling ninyo magsalita, akala ninyo ganong kadali ang gera. Akala nyo ba yung armed forces natin eh, nakunod, mabubuhay yan? First wave, timbog yan, 180,000. You better think about it, ha? Galing-galing magsalita sa gera. Baka nakaamoy na ba ng pulbura yan si BBM? Isasabak tayo sa gera? Tignan ninyo yung nangyari sa Ukraine at saka yung sa Israel. Binibitawan na ng Amerika. Tapos ngayon, ang flavor of the day tayo. You know, if you look at the situation, USA, I have nothing against USA, but as a strong nation, it doesn't want na maunahan siya ng isa pang nation. Kalaban niya sa economy, kalaban niya sa military. That's why, dadating yung araw, magpatayan sila. But kung titignan ninyo yung history ng US, lagi siya nagtatribe sa proxy war. Magpapadala siya ng ilang tropa and all that. Na hindi nga may 1 million na Amerikano ma-involve eh, out of 350 million. Pero, that mutual defense treaty, ma-involve ang 117 million Filipinos. We will be fighting side by side or in front of Americans. We've got your back. Imagine yung salita na yon, we've got your back. Parang right there sinasabi, ikaw ang humarap ha, nasa likod lang kami. Supply lang kami ng armas ha, hanggat kailangan. O ginawa nila sa Ukraine, tinrain nila yung Ukraine, 450,000. Timbog yung 450,000. Armed forces natin, 180,000. 450,000 tinrain nila sa Ukraine. Ay, yari na lahat. Ano natira doon? Kung meron mang buhay doon, mga putol ang paa, putol yung kamay, bulag. At ang nasaan yung population nila? Evacuate. Na scattered all over Europe. Ay, nako. And here you are, speaking of war. Kaya nga nakakaya tayo. Nagpakamatay si Jesus Cristo sa cross. Father, forgive them, for they know not what they do. Walang niya. Talagang di natin alam yung ginagawa natin hanggang ngayon. 2,000 taon na nakatapos. Walang niya kayo, mga ano. Tapos eh, ano sabi kay John? For God so loved the world that he gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano ginagawa natin? Niniwala ba tayo? May konsensya ba tayo? Nagpapako sa krus yung tao? Ang hirap kaya, subukan nyo ipako nyo yung sarili nyo sa krus. Subukan nyo lang yung lagyan nyo yung sarili ninyo ng ano, ng crown of thorns. Hampasin kayo ng hampasin sa ano, sa, ng ano, ng latigo. Pag kayong pakainin, i-humiliate kayo. Yun yung sad part dun eh. Nasaan yung mga follower? Sa takot. Sa takot ng isang oppressive na gobyerno. Natatakot. Hinarap nila si Kristo. Ah, leader namin. Ayan ang leader namin. And then sila mismo, crucify him. Eh, baka ganyan ang mangyari sa mga yeah, kalametran. Excuse me. Sipon ako eh. So, eh, sabihin ninyo, eh, mauna ka sir, mauna ka na sir. Nasa likod kami, we've got your back. Eh, panauna yung tao, tapos nun, wala. Kaya nga, gusto ko ipakita ninyo mula ngayon hanggang kwantosawa yung nararamdaman ninyo. That will give us the courage to stand up for you, for the country. But we want you to see you na you stand up yourself. Yourselves. You stand up yourselves. You say what you want. Sabihin nyo, I am for BBM. Yay! I am for BBM. I support BBM. Yay! O di sabihin nyo, it is your right. One over 117 million Filipinos. Pero pagka sinabi mong, I down with BBM, resign. O sabihin nyo yun. Pero yung next block, sabihin ko yung mga, yung akin,
Bahala kayo, kopyahin ninyo o share ninyo o i-adapt ninyo. Basta sa akin, yun ang para, yun yung nasa kalooban ko. Right now, ang sinasabi ko, matuto naman kayo, mga kababayan. Matuto naman kayo. Huwag kayo matakot. Okay lang, mag-worry kayo, pero dasalan nyo pa rin, nandyan ang langit, lagi nyo kakampi. Hindi kayo pababayaan ng langit kahit saan kayo mapunta. There's nothing more greater than the power of God. No? So, doon kayo mag-align kay God. Eh, yung ginagawa ng karamihan sa atin, eh, sa demonyo naka-align. Eh. And they will perish. Demonyo. Iba, nagpapayaman pa hanggang ngayon. Kala naman nila, matadala nila. Your time will come. There will be reckoning. I'm telling you. AFP, PNP, pag-isipan na ninyo. There's nowhere to go but doon kayo sa tama. It is your time. You do not deny that. You cannot deny yourselves our the institution. You cannot deny it. You have to take that active role na you stand up for the Filipino people. That's why ako sinasabi ko, magsalita yung taong bayan. Pagka sinabi ng taong bayan, yes to war! O di, gera tayo! Yes to war! Down with China! Oh, yay, America! Ganon. Sabihin nyo, para may basihan ang ating armed forces. Ano ba talaga ang gusto ng taong bayan? Ano ba talaga ang gusto ng karamihang Pilipino? We are in a democracy. Kaya kung kayo hindi magsasalita, walang mangyari. BP Sara, kung hindi ka magsasalita, walang mangyayari. Sabihin mo, I believe in Bongbong. I believe in BBM. At least malinaw. I believe BBM should finish his term. O, di malinaw. Hindi yung naghihintay. Ano na ba? Ano na ba to? June 30. Ano yung June 30? Ano yung 10 years na pag-uusapan? How can we think of June 30 and an extended term na 10 years ng GMA formula when the leader that we need is right now. Right now. And we do not care for 10 years. What we care about is now. And the true leader should stand up and say, sige, tigil na natin to, tapusin natin to. Ngayon, di tapos na. Then we declare whatever. Well, declare tayong war, sige. We will support you. Paano kung ayaw? Di, dun tayo sa neutral. Neutrality tayo. But we fund the armed forces. We fund the armed forces. 500 billion to 1 trillion per year. Yun yung sa akin. 500 billion to 1 trillion because we will maintain a neutral state. Walang pakialam sa US, walang pa. Anong? Hindi, we will defend our own. We will sacrifice our development as a country. We will fund our armed forces. 500 billion to 1 trillion every year for the next 10 years. And extendable as appropriate. Kung kailangan pa. We will develop our own industries. We will defense industries and we will develop our own reservists. All 40 million ready to fight. We will defend ourselves. Hindi namin kailangan ng ibang bansa para depensahan kami. At may mga salita pa ngayon na maasa tayo sa Amerika. Mga defense, mga expert. Defense expert. Inaasahan natin Amerika kunin yung Scarborough para sa atin. O kung sino man yung mga Pilipino, sinasabi na yon. Ba't tayo asa sa Amerikano? Mariosip tayo. We defend ourselves. We make, itignan ninyo ang armed forces. Kasalanan kasi ng politika ito eh. Kaya kayo, AFP, PNP, kung hayo pa rin ninyo na pansinin ang taong bayan, ay bahala kayo. Pero ang punto rito, yung plight natin ngayon, kaya tayo inaapi-apihan Scarborough Shoal at sa West Philippine Sea, Ayungin, Shoal, Second Thomas Shoal, etc. Kaya tayo api-apihan. Talagang api-apihin tayo because tignan niyo yung condition natin at kasalanan ng politiko yan, Senate Congress.
Kaya kung ako masunod, isara ko talaga yan. Senate Congress. Gumastos kayo ng gumastos. Ngayon, ang usap niyo, Chacha. No to Chacha. Yung ganun ba? Binobola-bola tayo ng mga yan to propel themselves in power. Tapos nun eh. Anong economic provisions pinagsasabi ninyo? Ngaw-ngaw. Tapos sasabihin nyo, gera na. Ano, sinong gago mag-invest dito? Mag-declare tayo ng neutrality, ayusin natin lahat yung ano natin, sistema natin. Lahat talaga, yung real talk na problema, corruption is number one na problem, at saka yung ease of doing business, yung mga ano, mga permit-permit na yan, kuryente, tubig, kunin na natin yan, state-owned, babaan natin presyo, makinabang lahat, pati yung mga FDI na yan. Tuhugin natin lahat, tuhugin natin, hindi yung magpapalit lang tayo, and then iaasa natin lahat, kung sino man papalit, iaasa natin sa lahat sa kanila. Hindi, ayusin na natin, taong bayan, armed forces, tsaka PNP, ayusin na natin. Mag-transition tayo, transition government tayo, ayusin na natin. Hindi yung ganito. And these wise guys, these politicians, will tell you, illegal yan, tarantado. We are here. Tayo ang dapat masunod, taong bayan. We have enough. Tama na. And you speak out. Tama na. At kung hindi kayo tatayo at kung hindi kayo magsasalita, ang mga masasama na tao ang siyang magdadala, ang siyang uupo para gaguhin tayo. Yan ang nangyayari sa atin. Because wala tayong pagkakataon. Tama nga naman kasi yung election system natin, kung sino may pera na nakuha na niya sa previous na mga administration, gumawa sila ng pera, corruption sila. Then they run, imbitado sila, the party na puno ng pera. Ang hinahabol nila, manalo para yung partido nila at masusunod nila. Kung pro-oligarch sila o pro-whatever, pro-oil, pro-business, pro-everything, pro-corruption. Puta yung mga taon to. And it has to stop. It has to stop. Masabihin ni iba, salita ka lang na salita. Gago! Salita kayo, laking ginawa ng mga matitino kayo. Pagka umikot yung mundo, ikampi man namin ang langit. Pag umikot yung mundo, tutugisin namin kayo, mga hayop kayo. Naku, nagalit na po si Kapitan Dado, mga kaibigan. Yan po, no? Si ang ating idol, si Kapitan Dado. Galing talaga niya, no? Eh, alam nyo, sa totoo lang guys, marami na pong experience ito si Kapitan Dado. Kasi nga, syempre, ano siya guys eh, dati siyang nag-service eh. Dati siyang nag-serve sa bayan eh, no? Isa siyang retired kapitan. Kaya talagang yung passion niya guys, para magbago itong mga politiko na to, eh talagang nasa puso talaga niya. Talagang totoong nakikipaglaban talaga siya guys sa mga kabalastugan ng ating bayan. Kaya nga 'di ba sabi niya, yung pinakauna kasi guys, 'di ba? Pinupush natin yung June na ultimatum, yung deadline, pinupush natin, 'di ba? Ngayon guys, binago na kasi niya. Naging ano na, no? Hindi na natin naantayin yung June. Ngayon na. Tapos yung ano naman, may nagtanong kanina si Virginia Gregorio ba yung nagtanong kanina? Yung sa deadline? O sa mga hindi lang po nakakaalam po mga kaibigan, no? Baka po nakalimutan nyo or baka hindi nyo napanood sa vlog natin. Sinabi po ni Kapitan Dado, March 31 yung pinaka-ultimatum or pinaka-deadline niya sa test, no? Yung may test. Yung ipinagbabawal na gamot, di ba? Ititest siya. Pero kasi nga, holiday nga kahapon, kasi nga siyempre, Easter Sunday, you know? Ang sabi lang po ni Kapitan Dado guys, pag hindi po siya nagpa-test or hindi po niya tinugon yung paniwagan, ibig sabihin, pwede po i-confirm, pwede natin i-confirmahin na siya po ay talagang gumagamit. Pag hindi talaga siya nagpa-test sa hamon. So ngayon, titignan natin kasi nga, ano kahapon, tawag dito, holiday, tignan natin kung magpapa-test po siya or kung baka siguro, imposible naman hindi niya marinig yung mga panawagan, di ba? Na magpa-test ka para po magkaroon tayo ng panatag, di ba? Yung mapanatag yung mga loob na kalooban natin at magbibigay at makapagbigay po tayo ng tiwala sa namumuno natin. Nakatalagang hindi ba siya bangag or hindi ba siya under the influence, no? Kasi delikado yun eh.
pag talagang under the influence ka, kaya siguro wala kang magandang desisyon kasi nga bangag ka, iba yung mga naisip mo. Iba yung lutang ka, kumbaga lutang, no? Mas matindi pa sa lutang kasi bangag eh. Oh, napanood na lalot dumaraos eh. So, antayin na lang natin guys, kung talagang hindi siya tumugon, ibig sabihin, i-confirm po natin. Tayo mismo, kumpirma na. Iko-confirm natin na talagang gumagamit siya. Then ayaw niya magpakita, ayaw niyang tumugon, ayaw niyang mag, kahit magsalita man lang siya, magbigay siya ng statement, o ito ang statement ko ha, o wala eh. Ibig sabihin, wala po siyang pakialam. So ako guys, sang-ayon po ako kay Kapitan Dado. Yung sinabi niyang, itong April na, April 9 pa nga sabi niya eh. Diba? Kumbaga parang speak up day yan, no? Na parang inuutusan lahat na magsalita kayo sa inyong mga page, ha? Sa inyong mga Facebook page, kung meron kayo mga Facebook page, meron kayo mga YouTube, magsalita kayo na magbigay kayo ng statement. O, kami kasi kami, vlogger na kami, araw-araw kami nagsasalita dito, no? At binibigay namin sa inyo, finifeed namin sa inyo. Kaya kayo din guys, kung meron kayong ano, meron kayong mga kaibigan, meron kayong mga kamag-anak na close nyo, yung mga close nyo, ha? Pwede nyo pong sabihan guys, para ma-spread natin yung ano, ma-disseminate natin yung balita, no, na kumbaga parang magsasalita kayo na tama na, palitan na, hindi na pwede. Pwede nyong gawin yun. Yun po yung panawagan ni Kapitan Dado. So, once again po, iklaruhin ko lang, dahil marami po nagsasabi sa atin, ano na daw mangyayari sa March 31, no? Sinabi ko nga sa inyo guys, March 31 po is holiday, kahapon, kaya siguro wala. So, dahil holiday po kahapon, abangan na lang natin sa mga susunod na araw. Okay? Huwag kayong mag-alala, no? Sabi naman ni Kapitan Dado eh, kung hindi siya magpa-test, talagang kumpirmado. Tsaka kung, sa totoo lang guys, marami pong nag-aabang talaga sa video na yan. No? Marami. Ay, gusto na, ngayon na eh. Ilabas din na ako, gusto ko rin ngayon, ilabas na eh. Bakit pa antayin ng matagal yan? Bakit pa papatagalin yan? Kasi the moment po lumabas yung video na yun, wala na. Tanggal na niya si Kuting. Hospital? Elsa Holanda. Sa hospital. Hindi naman pwede yun. O, huwag tayong pumayag. Oo. Huwag tayong pumayag. Oo. Dapat patest siya in public. Ano ito yung kalokohan? Nagpa-test siya sa ospital. Ganun din yun. Di ba? Sa bagay, nagpa-test naman talaga siya pero sa ospital. Ibang ospital, wala nga nakakaalam eh. Bigla na lang may result, di ba? Ano yung panahon ng ano? Election. So, gusto talaga ng tao ngayon. Oo, ako yung sa Luneta. Oo, yun, sa Luneta. Andun tayo lang sa Luneta. Yun talaga, para kumpirmadong walang daya. Kasi mga madadaya yung mga yan, Jesus. Di ba? Alam na natin, mga madadaya yung mga yan. Oh, sige, sa ano na lang, sa mental na lang. Diretso mental na para tapos ng ano, usapan. Ay, nako. Sa bagay po, mga kaibigan, no? Kailangan talaga dito, guys. Support talaga. Support po tayo, mga kaibigan. Paramihin po natin. Kasi, syempre, yung kalaban din eh. Yung mga kalaban din, guys, gumagawa din sila ng paraan eh. Oo. Syempre, mga bayad yung mga yun. Karamihan, bayad eh. Lolit Dumaraos, tama. Ayan. Selvien, tama, Kapitan Dado. Mabuhay po kayo. BBM Budol, Yoli Perias, Virginia Gregorio, like and share. Like and share mga kapatid sa Foodinet. Ay, maraming salamat Virginia Gregorio. Ayan. Carlito Castillo, noon ko pa po sila sabi na hindi na kailangan paabuti ng June. Ngayon na, sa inip na ang taong bayan sa ating BP. Gemma Navarte, have a blessed day po sa ating lahat. Bagong buhay po sa ating lahat. God bless all watching from Dubai. Viviana Salas Udal, drag din si Risa. Virus, ang lakas ng tama kay Pastor. Alam niyo kay Risa, hindi test yun. Sa kanya, diretso na sa loob. Oh, si Virus po, diretso na sa loob. Ipasok na sa loob para hindi na lumabas.
Carol Dimaranan, ayan, we miss you, Tatay Digong, the best president. Oo, nakakamiss talaga si Tatay Digong. Gemma Nabarte, Sir Foodie, God bless you always. Maraming salamat, Gemma Nabarte. Keter Discotido. Kitero E. Discotillo like. Ayan. Lolit Dumaraos, mabuhay ang matitinong vlogger na nagpapahayag ng katotohan. Maraming salamat po, Lolit Dumaraos. Yeah. Tuloy-tuloy lang tayo guys, may oras pa tayo. Oh, pwede pa kayo mag-comments, pwede pa kayo magtanong. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan ha, back in a minute. Wala pong bayad magtuslok guys, libre po. Libre po mag-subscribe at libre din mag-share-share ng videos. Kaya ano pang inintay nyo guys, tuslokin nyo na. Ha, tuslokin nyo na guys. Lolit Dumaraos, mabuhay ang matitinong vlogger na nagpahayag. Alec Pulon, mahirap ang puro lang banta, wala namang gawa. Kumilos kayo muna, sumunod ang taong bayan. Alec Pulon. Lolit Dumaraos, parang may tama din si virus. Oo, may tama talaga yun. Parang naiba na yung... Alam mo sa totoo lang guys, yung hantivirus, parang iba na yung ano niya, no? Parang iba na yung mindset niya, no? Para bang ano na siya guys, parang wala na siya sa katinuan niya. Sa totoo lang ha, yun ang nakikita ko ha. Ano ko lang to ha? Observation ko lang to ha. Parang wala na po siya sa tamang ano guys, yung si hantivirus. Minsan nga pag nagsalita yung parang nafe-feel ko parang tumatawa siya sa sarili niya. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Tila patuloy at nalamak na nga ang mga katiwalian sa bansa, lalong-lalo na ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos. Hanggang kailan nga kaya mareresolba ang mga issue na kinakaharap ng bansa kung ang namumuno ay namumuna pa sa paggawa ng mga kalokohan? Tila unti-unti na nga rin nawawalan ng pag-asa ang taong bayan, kaya naman hiling ng karamihan ay mapalitan na ang kasalukuyang administrasyon sa bansa. Para naman po sa ating viewers, ano ang masasabi ninyo tungkol sa issue na ito? Please comment down below at pag-usapan natin yan.